Magandang hapon po, mga kapatid. Dalawang araw po akong naging busy sa school, kaya po ako ay hindi nakapag-vlog. At sa oras na ito po, ako po ay dinaanan ang aking wall ng isang conference ni DOJ Secretary Remulla at ni Abalos, no? At ito nga ay napakinggan ko ang kanilang mga sinabi dito at ganun din yung ibang vlogger na mga nagtanong. At kung totoo raw ba ang kanilang nababalitaan na dismiss na ang kaso ni Tevez, no? Kahit sa aking sariling pananaw, sa aking pagkakaintindi sa mga na-dismiss na kaso ni Tevez, ay yun lang namang pagkakarid at pagkakakuha ng mga armas na walang lisensya, walang sapat na ebidensya, ano po. So hindi po ito nangangahulugan na si Tevez ay talagang napatunayan ng walang kasalanan sa pagkakapatay kay Degamo. Ngayon, marami talaga ang nag-react, kahit ako, napareact ako nung mapakinggan ko sa balita na ibinasura yung kaso, no, kay Tevez. Eh, hindi pa naman po talagang yun ang ikinaso kay Tevez. Si Tevez ay ini-invite pa rin po na humarap sa akusasyon sa pagpatay kay Governor Degamo. At ako nga po ay nakapag-comment dito sapagkat sabi nga po ni Secretary Remulla at ni DILG Sec na si Abalos huwag daw basta maniwala sa chismis at sa kung ano-anong binabalita. Tayo po kasi ay talagang both side, kailangan natin pakinggan kasinungalingan at katotohanan. Kasi kailangan natin niyang alamin eh kung alin ang totoo sa dalawang balita. Kasi tayo ay nasa pagitan. Hindi tayo basta naniniwala sa dalawang yan, sa katotohanan at sa kasinungalingan, bagkus ay sasaliksik din tayo ng sarili nating pananaw at kaalaman at sarili nating narinig at nakita. Yun po. Kaya po ako ay nakapag-comment din dito sa paliwanag na ito, sa conference na ito ni DILG Secretary Remulla, Benhur Abalos, at ni DOJ Secretary Boying Remulla, no? At ito nga po ang aking nasabi. Gusto ko rin po na ipaalam sa inyo kung ano ang naging komento ko sa dalawang sekretaring ito ng ating hustisya. At ito nga po ang sabi ko. Sir, hindi lang po si Governor ang pinatay. Isama nyo si Kuya Percy Lapid. Kasi po, usapang pinatay sila. Kaya kailangan talaga ang hustisya at marami pa pong iba na pinatay na di nabibigyan ng justice. Kaya please sir, kung noong time ni Duterte, walang justice sa mga karamihang hashtag pinatay, no? Ganyan po ang aking komento. Sana ngayon sa inyong time, magkaroon at ipakita nyo po sa taong bayan na walang mahirap at walang mayaman sa inyong pamamahala ng batas. Ang lahat ay mabigyan ng hustisya, ganun din ang mga nakulong ng walang sala. Justice para sa lahat, sana makamit ng mga naapi. Naging katatakutan na ang ating bayan dahil sa mga patayang iyan. Salamat po. Ito po ay naging komento ko sapagkat sa aking pananaw, kahit ang mga gustong magbakasyon, mag-tour, at mag-invest, ay talagang nahihintakutan na sa mga nagaganap dito sa ating bayan na puro patayan, puro nakawan, hindi po maganda ang senaryo sa pagkakaupong ito ni Marcos kung kaya talagang tayo ay magdudusa, no? At ang isa pa po na ating hinahanap ay yung magkaroon sana ng pagkakaisa talaga ang dating magkakalaban at dating magkakatunggali sa posisyon. Gaya nitong napapabalita na si ex-senator Marrojas,
ay napapabalita na inappoint ni Marcos bilang secretary ng Department of Agriculture. Alam niyo mga kapatid, hindi natin dapat hatulan kaagad ito. Hindi natin alam kasi ang nasa kalooban ni Marcos, no? Bagamat nakapagbitiw noon si Amy Marcos na siguro daw pwede naman ding magsama sa trabaho sa gobyerno ang mga dating magkakalaban, magkakatunggali. Hindi po masama yun. Kung ang leader ay naiisip niya na mas talagang magagaling ang mga naging katunggali nila, siguro naman ay hindi ito kahiyahiya sa kanila na i-appoint nila. Nang sa gayon magkaroon ng malinis, matalino, at marunong sa pamamalakad sa ating pamahalaan na makasama ang kagaya nila Marcos at ng iba pang nakaupo sa gobyerno. Ang hinahanap natin dito, hindi na po tayo sa kulay tumitingin ngayon. Ang tinitingnan natin ngayon ay ang ating bansa. Sapagkat nasa peligro ang bansa natin. Peligro na maaaring maghirap ng tuloy-tuloy. Peligro na maaaring dumami pa ang patayan. Magbuwis ng buhay, lalo na sa matitinong mga politiko. Yan yung ating iniisip ngayon. Hindi na yung pulahan, hindi na yung rosas, hindi na yung dilaw. Wala na tayo ngayong iniisip. Ang iniisip na lang natin ngayon ay magkaroon tayo ng maayos na gobyerno. Ang Diyos ay nakapagpatawad. Sa bagay, tayong mga nasaktan noong nakarang eleksyon, tayo nasaktan. Pero pwede rin nating pag-aralan ang magpatawad kung sakaling makita natin na inappoint din ang mga nakaupo ang mas matatalino at mas marurunong sa kanila para gumanda ang ating gobyerno. Kaya mga kapatid, huwag nating husgahan, huwag nating hatulan kung hindi pa naman natin nakikita ang kanilang mga galawan, ang kanilang mga diskarte sa gobyerno. Salamat mga kapatid. Thank you.